So protection for women. I was assigned the topic VAWSI. Kaya lang alam nyo, VAWSI is just a portion of several laws that are intended for the protection of women. May utang pala ako, shout out dun sa aking classmate, si Attorney Trina, at saka yung ating friend na si Attorney Maynoa. Narito raw sila. So, ay nakita ko sa ano. Anyway, so nung bago sila, kailan ba nagsimula ito? Wednesday? Wednesday, no, Jude? So, ganyan pang itsura ng mga abogado. Very cute. Raba nagtatagal, hindi nagbabago eh. Ganyan din daw yung mga lawyers pag bago sa practice. Sa umpisa, very fresh pa, no? Pero habang nagtatagal, nagkakaroon daw ng sakit. Yung AIDS, AIDS, Acute Income Deficiency Syndrome. Sa halip na gumagawa ng pleading, eh, nag-a-attend ng MCLE. Hindi ka naman makapag-file ng pleading pag wala kang compliance, no? It's a requirement. And then of course, yung iba naman daw, habang nauupo dyan, abay, nagkakaroon ng kakilala. Habang nagpa-practice, nagkakaroon ng natatagpuan yung kanilang forever. So, nagkaroon din daw ng AIDS. Ako'y in love dahil sa'yo. Ayan. Pero, minsan, pag napag-iwanan daw, nagkakaroon ng AIDS. Acute insecurity due to singleness. So, depende. Pero like kong sinasabi, mag-ingat kayo dyan sa salitang pag-ibig na yan. Kasi ang pag-ibig daw, alam ko yung iba sa inyo, alam na ito eh. Parang bayad sa jeep. Kung minsan, hindi sinusuklian. O kaya kung minsan, eh, kulang ang sukli. Okay? So, yan. Ngayon, no, yan, habang nagtatagal, ganito na raw ang itsura. So, hopefully, walang ganito ang itsura sa atin, ha? Hanggang graduate kayo mamaya, eh, fresh na fresh pa rin, ha? It's all about how you think of it. Okay? Now, ito, meron palang advertisement, ha? Meron tayong YouTube channel na minimaintain at baka gusto niyong puntahan. Yung mga jokes nandiyan, nakakompile. Okay, so woman, bakit nga ba masyado ang protection natin for women? Eh? Kasi ho, ang woman galing daw sa salitang English na whipman, o female human, doon nagsimula na nag-evolve yung salitang woman. But if you could see, nandun pa rin yung man eh. Root word niya ay man. So nilagyan lang ng wo. Okay? Ayan. So, in the Bible, for those who believe in the Bible, ano po, nakalagay dun sa Genesis chapter 2, and the Lord God said, it is not good that a man should be alone. I will make him a helper. So dito, maraming nag-o-object. Bakit helper? Sa ibang version, helpmate. Diba? Yan kasi ang problema pagka tinatranslate natin yung salita to other languages, nagkakaroon ng ibang meaning. So, the original may not be intended that way. Kasi dun sa sinabing helper, parang pinabababa yung role ng woman into the life of the man. Nakatulong ka lang. Diba? So masama yung salitang katulong lang eh. Okay? Now, and the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam and he slept. So kaya yung mga single at naghahanap ng partner, matulog na lang ng matulog. Tingnan si Adam. Nung magising, may partner na siya. No? Kaya lang, wala naman siyang freedom of choice. And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. So kaya ang sabi ni Adam, you are taken from my ribs. Diba? So ikaw ay, then the Lord, the rib which the Lord had taken from the man, he made into a woman and he brought her to the man. Okay? And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. And she shall be called woman because she was taken out of man. So yung iba na nandun sa feminist movement, they do not take this very lightly. Kasi parang ang nangyayari, mas mataas yung lalaki kaysa babae. Okay? Sa akin, wala namang pataasan yan. Eh, no? Ang tingin natin dyan, respect is the key. No, hindi PM is the key, kundi respect is the key. May kanya-kanya tayong role eh. Na ang lalaki, hindi po pwedeng magmalaki na kaya niyang gawin lahat ng bagay. Kasi may mga bagay na babae lang ang pwedeng makagawa. In the same manner, may mga bagay din na talagang panlalaki lang. Di ba? So ganun yon, respect eh. Okay.
At kaya sila nagkasala dahil hindi raw sila Chinese or Filipino. Kasi kung sila nagkataon na Chinese or Filipino, they would not eat the fruit. They would eat the snake instead. Eh, ang utos ng Diyos, you should not eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Okay. At doon daw nagsimula ang kauna-unahang computer, it was an apple. And it had a very poor memory. Just one bite and everything crashed. Diba? So isang bite lang doon sa apple. At kaya naman nasisi yung babae kasi siya daw ang unang kumagat. At sabi niya, sweetheart, I have an apple. Sabi naman ni Adan, I have a pen. Okay. So si Pico Taro pala may problema. Now, according to my favorite king, King Solomon. Ha? Okay, sabi sa Bible, Second Book of Kings, chapter 11, verse 3, King Solomon had 700 wives and 300 concubines. So, hindi pala dapat 1:1. Kung susundin natin yung Old Testament, ha? Pero parang problemado, masyadong marami. So, sabi ni Solomon, Proverbs 31, verse 30, charm is deceitful and beauty is passing. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. Okay? So yan ang sabi ni ng Proverbs. Yeah, don't worry, hindi ho ito fellowship, no? Although iniimbitahan ko ho kayo na sumali sa itatayo nating relihiyon at makikilala ito bilang saksi ni Duka, ha? Okay. Rerehistro ho natin sa Securities and Exchange for Commission. Securities and Exchange Commission. Ayan. Okay. So sa kung yun ang protection, yun ang discussion tungkol sa woman sa Bible, eh siyempre meron din tayo sa ating saligang batas. At medyo masaya itong si Aling Laila de Lima dahil na-dismiss na yung isa niyang kaso. Ha? Pero meron pang dalawa. Okay. So Article 2, Section 14, the state recognizes the role of women in nation building. O nga naman, kasi wala namang society na mag-progress in the absence of a woman. Di ba? Kaya nga yung mga eskwelahan dati na exclusive for boys, nagpa-paradigm shift sila, tumatanggap na ng mga babae. Kasi it's not healthy na puro lalaki lang kayo. Diba? Okay. And shall ensure the fundamental equality. So the word is equality. Hindi dapat may mas mataas at may mas mababa. They should be equal before the law, of women and men. And this is one of the very few documents na naunang banggitin ang women over men. Kasi alam nyo, magmula pagkabata, pasok tayo ng elementary, di ba? Sa listahan, sa class record ni teacher, una muna yung mga lalaki bago yung babae tawagin. Okay? Kahit sa law school, may mga law school ako pinagtuturuan, una muna sa class list yung mga lalaki bago yung babae. In another law school, San Sebastian, okay? Basta alphabetically arrange kayo regardless of your gender. Okay? So yun, yun ang equality. Huh? Okay, so another article, Article 2, Section 12, the state recognizes the sanctity of family life. Of course, nung unang panahon, ang definition kasi natin ng at least nuclear family, mother, father, tapos merong mga anak, yan yung nuclear family. Pagka in-extend mo, nandyan yung other relatives. Pero ngayon, iba na yata ang definition ng family, na hindi na kailangan may tatay at may nanay. So nabago na yung role ng mga miyembro ng pamilya. Nung unang panahon kasi, lagi ko naririnig ito sa nanay ko sa eskwelahan na ang tatay ang haligi ng tahanan. Okay? Alam ninyo lahat yan, ang tatay ang haligi ng tahanan. Bakit? Eh, hindi nila maipaliwanag eh. Pero naisip ko, siguro kaya siya ang haligi ng tahanan kasi siya ang father. No? So siya ang haligi talaga ng tahanan. Okay. At yung nanay naman, siya daw ang ilaw ng tahanan. Eh sabi nung iba, eh paano yung mga may other woman? Ah, emergency life daw yun. Okay. In case nag-brown out. Now, paano naman yung role ng mga biyanan? Ah, simple lang, huwag magagalit yung mga biyanan at may biyanan pa rito. Ha? Sila daw yung anay ng tahanan. Anyway, so it shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from the time of conception or from conception. Now, nung pinagdebatehan sa Supreme Court, yung RH law, this is one of the contentious points. When is the time of conception? Is it the time when the egg is already fertilized? Or is it the time when the sperm cell meets the egg cell?
Diba? Kasi alam nyo, ang pinaka-faithful na creation ng Diyos yata sa buong mundo ay yung egg cell. Kasi di nyo na itatanong, kung hindi ho ako abogado, ang gusto kong profesyon ay magpari. At kung hindi naman ako magpapari, at di rin ako abogado, gusto ko doctor of medicine. Pero ang specialization, obstetrician, gynecologist. Wala naman ng dahilan. Basta yun lang ang gusto ko. So, is it the time when the egg cell meets the sperm cell? Kasi ang egg cell, faithful yan. Dahil the moment na nakatanggap na siya ng isang sperm cell, silyado na ho yan. Hindi na yan tatanggap ng iba pang mga sperm cells. Okay? Hindi katulad ngayon, ano, na yung mga lalaki daw, although hindi naman totoo ito, na ang mga lalaki daw ho ay parang mga Bluetooth. Pagkasama yung partner, connected. Pero pag nawalay saglit yung partner, they are now searching for other devices. Likado tayo dyan, ha? Hindi naman siguro namin monopoly yan. Okay, so when is the time of conception? Yun ang pinag-uusapan, sabi ng isang justice. Well, hindi namin alam yan. Dapat mga doktor nakakaalam yan. Di ba? Okay, walang doktor sa Supreme Court eh. Pero ngayon, lahat na sila doktor. Lahat tayo doktor. Juris doctor nga lang. Okay. So the natural and primary right and duties of parents in rearing the youth for civic efficiency and development of moral character shall receive the support of the government. Okay? So primarily, it's the duty of the family to support and rear children. Now, in a rape case filed by the wife under Republic Act 8353, dyan sa Cagayan de Oro, no? People versus Edgar Humawan, ang sabi ng Korte Suprema, husbands do not have property rights over their wives' bodies. May kakaiba ho ito. Kasi traditionally, particularly under the Roman law, ang babae, ang asawa, ay pag-aari ng head of the family. Diba? Nung father. So the life and death, kahit sa Greek culture, eh, the life and death of the wife and daughters were in the hands of the father. But look at our Supreme Court declaring that husbands do not have property rights over their wives' bodies. So it's a revolutionary principle, huh, na deviating from the norm of a patriarchal society. Therefore, sexual intercourse, albeit within the realm of marriage, if not consensual, is rape. Eh, pero parang lugi tayong mga lalaki dito. Paano naman kung tayo ang pinilit? Kasi chances are po pwedeng magkaganyan. Walang case ng lalaki ang nag-file eh. This is always a case of the wife filing a case for rape against the husband under Republic Act 8353. So the idea is respect. Diba? Even if you are married, if your spouse does not want to do it, tanungin ang dahilan bakit. And pag talagang ayaw niya, you do not insist. That's the idea of respect. We should set our boundaries. Okay? Ayan. So, this is clear. As a state policy expressly legislated in Section 266. Actually, that is Article 266. Ano? Pero hindi ko alam kung sino nagkamali, yung nag-encode o yung decision. That's Article 266 of the Revised Penal Code as amended by Republic Act 8353. Okay? At na nagkaroon ng modification yung konsepto natin ng case na rape. Okay? So because of that, ang Pilipinas kasi since 1979, we were a signatory to the CEDAW, the Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Okay? Kaya ngayon, sa dami ng proteksyon ng batas sa ating mga babae, actually yung plural ng mga babae ay mga babae. Yung kababaihan kasi, kung titingnan natin yung salitang ugat na kababaihan, iyan ay yung femininity. Ganon din yung kalalakihan. So pag ipopluralize ho natin, hindi natin gagawing kababaihan o kalalakihan. Mga lalaki o mga babae. That's how you convert a singular noun in Filipino into a plural noun. Huh? Sorry. Nagturo na ng grammar ng Filipino. Ayan. Eh, sabi ni Kabayan Noli de Castro, pitong kalalakihan ang napatay. Hala, eh, nawala yung kanilang masculinity. Kasi napatay yung kalalakihan. Anyway, so, the Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, obviously,
was intended for the protection of women, and the Philippines was a signatory to that in 1979. At it is now reflected in our constitution, in our various laws, which we will discuss as we go along, particularly this VAWSI, violence against women and their children. At dahil dito sa mga batas na ito, marami hong mga lalaki nagbabago na ng isip. Gusto na rin maging babae para dumami ang proteksyon. Sabi lang, be proud you are men. Why? The men of today will be the women of tomorrow. Ay, patay tayo dyan. Okay, so the law seeks to protect and value the dignity of women and children and guarantees full respect for human rights. Women and their children from violence. Bakit? Kasi ang batas ikinukonsider na may inherent weakness ang babae at ang bata. Unlike the strength of the man. Although hindi naman lahat, but that's the general rule, no? Na pag babae may inherent weakness in terms of physical ability. Na kasi nga fragile siya, soft siya. Kung babasahin ninyo yung Songs of Solomon, makita nyo doon yung description ng isang babae can be likened to a delicate flower. Yun ho ang allegory ni King Solomon doon sa Song of Solomon. At nasa Bible yan. Kung siseryosohin nyo ang pagbabasa ng Song of Solomon, aba sabi nga nung iba, no? Pardon me for telling you this, ito ang sabi ng mga Bible scholar, parang erotic daw ang theme ng Song of Solomon and it is in the Old Testament. That's an opinion of a scholar ng Bible. Okay. So, violence against women and their children refers to any act or acts committed by any person. So, may nagtanong, paano ho kung ang magkarelasyon ay isang babae at isang, ano tawag yun, lesbian? Binubugbog niya yung babae. Pwede ba siyang kasuhan? Babae rin siya. Well, ang sabi ho ng batas, against any person or any person against a woman. So in other words, the law looks at the victim. So kapag ka ang biktima ay babae, regardless kung sino ang nag-inflict ng violence, ay liable siya. Okay? Kasi may mga ganong relationship today. At wala naman tayo problema dyan. That's their choice. Okay. So lugi dito yung mga lalaki. Kasi pag parehong lalaki nagsama, at binubugbog ng lalaki yung kapartner niya na lalaki rin, hindi siya pwede mag-file ng violence against women. Well, technically, hindi siya woman. Di ba? Kaya, yung mga lalaki na talagang may inherent violent nature, ayaw na makipagrelasyon sa babae. Lalaki na rin ang inahanap na karelasyon. Bakit? Magka-imbyerna, o magka-tsorbahan man daw, walang ma-imbyerna. Okay? Sorry, hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Okay. So, sino ang mga babae na pwede mag-file ng kaso? Alam ko, alam ninyong lahat ito, but let us recall. Number one, the wife. Alam nyo, merong mistaken concept ngayon ang mga ordinaryong mamamayan. Kapag nagsama kayo, mag-asawa na kayo. Well, no. In the eyes of the law, you only become husband and wife if you are married. So kaya common law relationship dapat ang tawag, no? Pero yung iba, basta nagsama, mag-asawa na raw sila. In fact, yung mga, ang tawag lang, mag-jowa, ang tawag, asawa na kaagad eh, no? But there is a difference sa mag-asawa. So in English, wife must be married. So kaya wife siya or husband. You cannot be a wife if you're not married. Former wife, ibig man sabihin now ay husband na siya. Ay hindi ho, naghiwalay na kasi. So hindi na siya wife. Okay? Or against a woman with whom the person has or had sexual or dating relationship. Pwede ba ito na isang beses lang sila nag-date? Pwede na siyang liable for violence against women? Yes! Hindi sinasabi ng batas yung frequency. Kasi may mga nangyayari na, lalo ngayon, ano, na naka-ECQ, MLQ, whatever. ESQ yata, paborito ng iba. Marami nagkakakilala sa social media, sa cyberspace. Tapos, hindi na nila mapigilan ng kanilang mga damdamin, mag-a-eyeball. Pag nag-eyeball, abay, rapist pala yung lalaki. Kung hindi man ma-rape, nag-inflict ng violence. So pwede ba nating kasuhan yung lalaking ito? Yes, under this provision of the law. Now, if they have common children, whether legitimate or illegitimate, po pwede rin mag-file ng kasong violence against women. Okay. Now, ito ho ay yung mga forms of punishable violence
and abuses under the law. So physical, ito yung madalas nating nakikita eh. Yung sexual, I just have to make some clarification. Pag sexual ho, ayaw at pinilit at nagawa yung gusto ng lalaki against the will of the woman, hindi natin ipa-file yung kasong violence against women. Ang ipa-file natin, rape, kasi pinwersa eh. That's the ruling of People versus Humawan, no? Na bagamat kayo ay married, if the sexual act was done not consensually, meaning there was force or coercion, that could be marital rape. That's not sexual abuse. So paano ang distinction ng marital rape sa sexual abuse? Ganito ho yun. Eh? If I remember correctly the decision of the court, if una, consensual kasi magka-relasyon or mag-asawa. So consensual yung act. Pero may mga bagay na gustong gawin yung partner, yung lalaki, for example, na ayaw gawin ng babae. Pag in-insist niya yon, that would not be necessarily rape, but rather, it would be sexual violence. Kasi nag-start with consent eh. Pero sa start pa lang wala ng consent, that would be rape. Okay? O ngayon, yan, again, parang lugi ka kaming mga lalaki dyan. Paano kung yung babae naman ang namimilit na ayaw talaga namin? Hindi naman kayo pwede mag-file ng kaso siguro dyan. So psychological harm or suffering. Ito, napakalawak ho niyan. Kasi pagka nag-inflict ka ng psychological abuse, that could fall into that category. Economic abuse, yung pagsustento. No? Alam natin pare-pareho yan. Battery, assault, coercion, harassment, arbitrary deprivation of liberty, and stalking. Okay? So yan. So ito yung mga forms of abuses and violence na sinasabi sa batas. Ngayon, ano ba yung battery? Aba, hindi ho ito motola, ito ever ready. Eh? So battery refers to an act of inflicting physical harm upon the woman or her child resulting to the physical, psychological, or emotional distress. At Dean, may tanong si Attorney Richie. Yes po. Okay. Unmute. Sige po, pwede ho. If you have questions, pwede naman ho. Dean, good morning po. Yes, good morning po. Opo. Dean, clarify ko lang po yung sa sinabi nyo kanina. Pwede po bang kasuhan ng vowsy yung isang lalaki kahit yung reklamo ng babae allegedly ay nangyari nung wala na silang relasyon? Kumbaga tapos na sila, nag-break na sila. Ay, pwede po. Pwede ho. Kasi yung prescriptive period dito medyo mahaba. We will discuss later on. Ano? 10 to 20 years depending on the nature of the abuse. So it does not matter kung nangyari yung violence, eh, basta ganito, no? Nangyari yung violence nung sila pa. Meron pa, kasi nung itong batas na ito, when it was initially proposed as a bill, ang tawag ko ay abuse of women in intimate relationship. Kaya lang nung maging batas siya, ang tawag na violence against women and their children, isinama yung children. So, dapat yung violence nangyari at the time na meron pa silang relationship. Kahit i-file ito na wala na silang relationship, nangyari ito nung hindi na sila, ay siguro hindi na po pwede kasi wala na silang intimate relationship. Pero kung ang naging ugat ay dahil pa rin doon sa relasyon nila, pwede siguro, depending on the circumstances. But generally, applicable lang ho siya kapag ka magka-relasyon pa sila. Okay? So yan ho, yung battery. And as I was saying earlier, itong battery na ito was first appreciated and applied by the Supreme Court in the 2004 case of People versus Hinosa, which we will discuss later on. Kasi in 2004, wala pa tayong vowsy law. Okay? So hindi pa nire-recognize itong battery na ito, yung battered woman syndrome. But it was already applied by the Supreme Court in that case of People versus Hinosa. Ayun. Okay. So, minsan ho kasi ang mga relasyon dito nagsisimula eh. No? Very sweet. Ayan. Pero kadalasan, dito ho nagtatapos ang mga relasyon. Eh, no? So hopefully, ang mga relasyon, huwag naman dyan magtapos. Ha? Why? Sa umpisa daw ho kasi sila yung mga lovebirds. Very sweet. Lalo pag nagpakasal, di ba? May mga dab pa yan na pinapawalan. Pero habang nagtatagal, nag-aaway. Kaya nagiging angry birds na daw sila.
Okay? Magagalit na eh. Pero pagka nagkaedad, may nagsabi estudyante ko, sabi niya, sir, pag nagkaedad, ano na yan eh? Ganyan na, oh, Flappy Bird. Oh, ha? Eh, laro ko ito sa computer. Kaya magagalit sa akin. Okay. So, battered woman syndrome. It is now in Section 3B of Republic Act 9262. And it was first appreciated and applied by the Supreme Court in that case of People versus Hinosa. Kasi itong si Mrs. Hinosa, ay binubugbog palagi ng kanyang mister. At that time, wala pa itong bawsi. So dumating yung punto na napatay niya itong mister niya habang natutulog. So it was a clear case of parricide because they were married. So eventually, nakulong siya at sinintensyahan. But when the case went to the Supreme Court on appeal, the Supreme Court applied the battered woman syndrome taking from an American jurisprudence. Kasi at that time, wala pa tayong ganyang batas for the protection of women. So medyo advanced yung pag-apply na ito ng Supreme Court, and from then on, na-institutionalize na natin at nasa batas na nga ho natin itong battered woman syndrome na ito. Meron bang battered husband syndrome? Parang nung isang araw may nakita ako sa GMA, inire-report na yung husband naman ang binubugbog lagi ng misis niya, kaya umalis na lang siya sa bahay nila. Alam niyo, marami ring mga husbands ang nabubugbog, ano? At hindi naman tayo kasali dyan, ha? At yun din sana ay gusto ko ring mabigyan sila ng proteksyon, kaya magtatayo din ako ng isang party list na tatawagin nating UHAW. Union of Husbands Afraid of Their Wives, no? Kaya lang, baka walang sumali, or kung ako ang maging nominee, eh baka naman ako'y ma-disqualify. Because according to the Supreme Court, the nominee, atong Paglaon versus Comelec, Banat versus Comelec, the nominee in a party list must not only be a member, he must belong to the sector he is representing. I do not belong to the sector, so I would be disqualified. Ibang sector namin eh, yung Sansuwi. Sansutsut ni Mrs. Uwi. Okay? Kaya tuwan-tuwa yung wife ko dahil hindi ako maalis ng bahay ngayon. Bihiram-bihira eh. Kasi wala ka naman pupuntahan, di ba? Hindi naman ako nag-attend ng mga hearings ngayon. Eh, ang feeling ko ako ay political prisoner or prisoner of war. Okay. So what are the characteristics of the battered woman syndrome? Sabi ng Korte Suprema, number one, the woman believes that the violence was her fault. At siya pa nag-apologize. Sorry ha, kasi talagang hindi ko naman sinasadya. Oh, alam nyo, ito yung sinasabi ngayon ng mga millennial na victim blaming. Ikaw na nga yung biktima, ikaw pa yung nagsusorry. Huwag naman ganyan. And then, she has an inability to place the responsibility for the violence elsewhere. So wala siyang ibang sisihin, siya lang talaga. At hindi naman siya makakala sa relasyon na yan because she fears for her life and the life of her children. Diba? Paano na kami pagka iniwan kami ng mister ko? Wala akong trabaho. Diba? Lalo na yung mga women who are just plain housewives, eh takot sila kasi nga baka hindi na kami sustentuhan. Paano ko bubuhayin yung mga anak ko? So we need women empowerment. Okay? Then of course, she has an irrational belief that the abuser is omnipresent and omniscient. Ano yung God? Na kahit saan pwede siyang sundan. Ha? At kahit anong gawin niya, malalaman ng aabuso sa kanya. Yung kasi ang mali dyan. Ano? So pagka mayroong ganyan, ang sabi ng Korte Suprema, that's a case. Itong People versus Hinosa, dalawa ho kasi yan eh. Yung unang desisyon, yung 2000. At yung nag-motion for reconsideration, eh merong 2004 decision. Okay. Now, but in both instances, ito yung 2004 decision, ano? In both instances, wala pa yung bawsi. Kasi 2005 pa na ging batas yung bawsi. Okay. So more graphically, the battered woman syndrome is characterized by the so-called cycle of violence. At yung cycle of violence ay may three phases. It was asked way back 2009 in bar exam sa criminal law. The cycle of violence. Okay? So tension building phase. Ano ba nangyayari? Ito ang classic example. Ako hindi ko na-experience ito dahil hindi naman ako umiinom ng alak. Ano din tayo naglalasing. Eh, umuwi si mister, sweldo. Lasing. Walang dalang pera. Eh di syempre, ang daming babayarang bills, etc. So magsisimula na ngayon na mag-consimisis. So magkakainisan na yan. At ito na ho, yung acute battering incident. Ha?
Marami ng mga unidentified flying objects. And then of course, hindi naman magtatagal yan kasi pagod, mapapagod din yan eh. So ito na yung tranquil or at least non-violent or loving face. Magsasorry si Mr. Sorry, hindi ko naman talaga sinasadya. Hmm. Ang sorry daw ho ay gamot sa paulit-ulit ng pananakit. Some beses lang pwedeng tanggapin ng sorry. Ha? Pero ano sabi ni Jesus Christ? You have to forgive your brother 70 times, 7 times. So parang ganun yung mga women who are suffering from the battered woman syndrome. Ha? Alam nyo, nung bagong kasal ho ako kasi very late na ho ako nag-asawa. Eh. Late na ako nagpakasal. I got married at a very late age of 23 years old. Okay? So late na. At hindi ko alam na bawal pala yung pag may asawa ka, uuwi ka medyo late na. Eh dumating ho ako sa bahay, mga bandang alas 12 na yata ng hating gabi. Hindi ko naman alam na bawal yun. So pagdating ko, daming sinabi, etc. etc. Eh alam ko namang mali ako. Pero sorry na, hindi na mauulit. Eh naulit na namang kinabukasan. Hindi lang hating gabi, madaling araw na, umaga na. So pagdating ko, ang sabi ko sa wife ko, bakit ngayon lang ako? Di ba dapat kanina pa ako? Di ba dapat alam ko na maaga ako umuwi? Kasi naalala ko yung prinsipyo na the best defense is offense. Sabi niya, sige, kumain ka na nga dyan. Kaya alam ko yan, I've been married for ilang taon na ba? Magto 28 years na ho. And on our 25th wedding anniversary, sabi ko sa wife ko, nasaan ba yung ating marriage contract? Eh, bakit? Eh, titingnan ko sana kung may expiration date. At pag may expiration date, ano gagawin mo? Ay, paparenew natin. Mahirap po mapahamak. At nga ba walang expiration date yan? Okay. So, in that case of People versus Hinosa, dapat daw yung cycle of violence na ito maulit twice. Paano siya ay masabi na mayroon ng battered woman syndrome? So, kung isang beses lang ito nangyari, hindi mo pwedeng i-present sa korte na ikaw ay battered woman kasi it only happened once. Okay? So pag twice or more, then battered woman ka na. And remember, battered woman syndrome is a defense. Huh? Ito ay depensa ho at magiging justifying circumstance siya under Section 26. Okay? So kaya ito, never kung diniscuss ang misis ko ito eh. Although nakikinig yata ngayon. Hindi ko dinidiscuss sa kanya ito. Bakit? Eh pwede niyang patayin o saktan yung kanyang partner and she does not incur criminal liability. Abay, delikado ko tayo dito, ha? Hmm. Kaya pagka nag-aaway kami ng misis ko, eh bago ako matulog, itinatago ko muna yung mga matatalim na bagay. Hirap na. Okay, hindi ka na magising, ano? O, ayan. So, in the determination of the state of mind of the woman, so paano malalaman ng korte ito? Ay magpe-presento kayo ng expert witness, a psychiatrist or psychologist maybe, to prove that the woman is really suffering from the so-called battered woman syndrome para ma-appreciate ng korte, para mawala ng criminal liability yung babae na nakapanakit o nakapatay dun sa kanyang abusive partner. So never ko talagang diniscuss sa wife ko yan. Ang dinidiscuss ko sa misis ko ay yung 1997 decision of the Supreme Court, Sulweta versus Court of Appeals. That even if you entered into a contract of marriage, you do not surrender your right to privacy of communication. Ha? Yan, kahit mag-asawa tayo, eh walang pakialaman ng cellphone. Eh kasi private communication yan eh. Yan lang, alam nyo na, maparaan ng mga misis eh. Ha? I know that. Kaya meron na tayong legal na cellphone, at meron tayong extra legal na cellphone, at meron tayong backup. Okay. Hirap ma-champuan. Joke lang. Okay. Baka hindi ako makakain ng tanghalian. Okay. Jude, meron ka bang palans dyan? Baka hindi ako makalans dito sa mga sinasabi ko. Okay. Now, ito yung sinasabi ko kanina, na ang penalty ho, depending on the nature of the abuse, it could range from 1 month up to 12 years. At very special ho ito in terms of prescriptive period, 10 to 20 years. Imagine that. Kasi oh, ang justification dito ng Korte Suprema, no? Justifying the law, ay a Filipino woman would not come out in the open and putting herself into public shame and ridicule
Kasi nga, di ba, pagka ang babae nag-file ng kaso, yung traditional thinking ng mga Pilipino, nako, bakit ganyan? Masama ang dating, no? If nothing really happened. So binibigyan ng ample time yung babae na nabiktima para makapag-isipan niyang mabuti. Hindi ka agad magpe-prescribe. So even simple abuse, 10 years ang prescriptive period niyan. So kaya, now you know why majority of the men today do not want to have a woman for a partner. Diba? Delikado eh. That's why, ito, merong hindi naman nun natuloy yung engagement nitong kliyente ito sa akin, somewhere in Caloocan, na siya ay may live-in partner. They were living in together for 3 years. Kaya lang, syempre, during their relationship, uso ho yun, nag-aaway. So, naghiwalay. Sabi nung lalaki, it's not you, it's me. Okay? So, naghiwalay sila. Now, after 6 years na maghiwalay sila, yung lalaki nag-improve yung buhay, nakapag-abroad, bumalik sa Pilipinas, at nagdesisyon na magpakasal. Hindi yung former live-in partner ang gusto pakasalan. Yung friend nung kanyang live-in partner. Eh, ang problema nalaman nung kanyang former live-in partner. So, sinampahan siya ngayon ng reklamong vowsy. For hindi po pwede economic abuse kasi hindi naman sila kasal, so wala naman silang anak. So ang isinampa sa kanya ay emotional violence. Okay? Eh sabi niya, attorney, teka muna, 6 years nang kaming hiwalay eh. Ang allegation, nangyari ito 6 years ago. Pwede pa ho ba yan? Ang tagal na yan ah. Abay, pwede pa. Kasi 10 years yung prescriptive period minimum. So kaya ingat-ingat lang ha. Madaling mag-ingat kaysa magsisi. Okay. So on the labor aspect, kasi siyempre pag nag-file lang kasong bawse yung babae, alam niyo naman ang pagpa-file lang kaso sa Pilipinas, no? Pare-pareho nating alam 'yan na maabala, eh? Time consuming. So bibigyan siya ng 10 days paid leave ng kanyang employer under section 43 of the law in addition to the existing leave benefits under the policy of the company or under their collective bargaining agreement. Ia-add niya pa. Of course, she has to prove na talagang nag-file siya ng kasong bawsi. Kasi kung tutusin, kulang naman talaga yung 10 days na yan. Ano? So hindi niya naman agad-agad gagamitin lahat yan. So itataon niya yung leave niya, paalba, may hearing, ha? May mediation or whatever. So doon niya gagamitin yung leave niya under the bawsi law. So nagtataka lang ako, several employers still do not know this. Ha? Kaya may mga employees sila na nagbabawsi leave, ayaw payagan. Eh kung hindi po pwede. Kasi that's a mandate of the law. Huh? Okay. So kaya sabi nila, men to the left because women are always right. Tama ba yan? Hindi naman yata. Di ba? Ito yung sabi ng mga minions. In 1816, women had no rights. In 1916, women fought for some rights. But in 2016, ngayon, 2021 na, women daw are always right. I do not know. Ha? Ayan. Ay, may nagsabi naman sa akin, kaya pala ang mga babae laging tama. Kasi daw tayong mga lalaki ay mali. So it's in our nature. Okay. Biro lang ba? Kaya sabi ko nga sa mga kaibigan ko, alam niyo, huwag kayong makikipagtalo sa girlfriend o asawa niyo. Kasi pagtalo sa asawa o girlfriend, based on my experience, para yung pagtaya sa loto. Bakit? Ang hirap manalo dyan. Okay. Now you have the Magna Carta of Women. Ha? There's another law for the protection of women. Pasensya na yung mga men, ha? Wala tayong protection masyado. Dito muna tayo sa women. So sabi ng Korte Suprema, decreed in the Bible itself is the universal norm that women should be treated with love and respect. Totoo naman. But through the ages, men have responded to that injunction with indifference due to the hubristic conceit that women constitute the inferior sex. Di ba? So sa Bible mismo, kaila ay galang ang mga babae. Pero through the years, in fact, kung itong during lockdown, ang inaaral ko, talagang mga Bible scholars ang pinakikinggan ko at binabasa ko yung mga work. And I found out na nagbago yung treatment ng mga babae during the Middle Ages. Kasi dun sa original followers of Jesus, women were given roles, important roles sa simbahan. Pero dahil naging male chauvinistic yung medieval society, pati si Maria Magdalena ginawang prostitute.
which originally hindi pala talaga siya prostitute dahil malapit lang siya kay Jesus. Sabi naman ng Da Vinci Code, siya daw yung wife ni Jesus. Walang sufficient evidence naman daw dyan, sabi ng mga Bible scholar. But she had an important role. Kaya nga kahit dun sa burial of Jesus at saka dun sa kanyang alleged resurrection, nandun palagi si Maria Magdalena. Hindi naman siya kapamilya ni Kristo. So women had a great role in the early Christian church. Not just because of the change of societal values during the Middle Ages na relegate sa inferior role ang mga babae. So kaya ngayon, nare-regain lang ng mga babae yung original role nila insofar as the Christian teachings are concerned. Okay. Now, under Section 13 of the Magna Carta of Women, the expulsion and non-readmission of women faculty due to pregnancy outside of marriage shall be outlawed. Alam nyo, bago ako naging abogado, ako ay teacher talaga, no? Yan ang aking pre-law. I have had several administrative posts sa mga educational institutions. Hindi ko nababanggitin yung San Sebastian. I used to be the dean of the College of Arts and Sciences. At isa sa mga pinapatupad sa mga Catholic schools na ito, not only San Sebastian but all other Catholic schools, na kapag kayong female faculty member nagbuntis at walang asawa, hindi siya kasal, ay dismissal ho yan. Under the Manual of Regulation for Private Schools, ikinokonnect nila doon sa Article 297 ng Labor Code, Paragraph A, serious misconduct. Okay? So, gross misconduct, serious misconduct. Bakit? Ay, wala kang asawa, nagbuntis ka. Ay, sabi ko doon sa isang madre, ay, sister, pag napatunayan na produkto ng Immaculate Conception, tatanggalin ba natin si ma'am? Sama ng tingin sa akin ng madre. Eh ngayon, bawal na ho ito. We can no longer dismiss a female faculty member simply because she's pregnant and she's not married. Why? That's not her fault. Diba? Ang babae natural na nagbubuntis, pero kung nagbuntis siya na wala siyang asawa, kasalanan niya ba yun? Diba? Eh bakit natin tatanggalin sa trabaho? We're making it appear that the woman is at fault. What about yung nakabuntis sa kanya? Tinanggal ba sa trabaho? Hindi. Why put all the blame on the woman? Diba? Kaya yun yung logic nitong batas na ito, no? Na hindi pwedeng tanggalin yung babae na teacher simply because she's pregnant. Eh, may isang Catholic school, sabi nung pare na administrator, attorney, anong gagawin natin? Meron kaming senior high school teacher, alam ng buong eskwelahan, noon pa na bago pa mag-COVID, na siya ay single, although may boyfriend siya, pero hindi sila married. Ngayon, 3 months pregnant o 5 months pregnant na at that time. Anong gagawin natin? Pwede mo natin siyang pag-resignin? Sabi ko, Father, pakiusapan ninyo. Pag nag-resign siya voluntarily, wala tayong problema. Pero magre-resign ba yan? Eh, kung ayaw mag-resign, hindi nyo po pwedeng hindi pagtrabahohin yan. Sabi niya, may iba bang paraan? Kasi nahihiya yung administrator na religious, nakikita ng mga estudyante, ng mga parents, na buntis yung kanilang teacher, pero alam ng community na siya ay single. Ay ko, ganito na lang ho, pero gagastos kayo. Kausapin niyo yung teacher na huwag ka na munang mag-report sa school. Babayaran namin yung sweldo mo habang ikaw ay nasa bahay na nagpapahinga. Pero gagastos ko kayo. Sabi niya, that is the only way we will do that. So ginawa na yun. Pinag-leave siya with pay. Ay, di tuwan-tuwa yung babae. Bakit? Ay, di nasa bahay lang siya. Binabayaran siya. And that is to prove a point na yun daw kasi ang prinsipyo, no? Well, I agree dahil may kanya-kanyang prinsipyo, may kanya-kanyang charism na sinusunod ang mga Catholic schools. But the problem is, their policies are inferior comparison to our laws. By in comparison to our laws, mas mababa yan. Magpe-prevail palagi yung batas natin. Okay? Kasi, alam niyo, hindi niyo naman pwedeng sisihin yung babae rito. Bakit ba siya nabuntis na hindi siya kasal? Eh kasi, umasa siya sa isang lalaki na paasa. Paasa, di ba? Bakit? Eh, pinangakuan. Hindi naman tinupad yung pangako. Hindi tinutuo yung pacta sunt servanda. Ano ba yun? Promises must be fulfilled. Huwag kang paasa. Kasi pag paasa ka, marami nagkakasakit. At ang sakit, walang gamot. Ha? Walay tambal, sabi mo, Bisaya. O ano yung sakit na yan? UTI. Hindi urinary tract infection. Umibig, tapos iniwan. Umasa, tapos ininjan. Diba? Kasi minsan, yung mga lalaki daw na yan, although lalaki rin naman ako, pero hindi naman ako ganito. Para daw yung Ferris wheel. Eh.
Bakit, Paris Will? Akala mo, pinapasaya ka. Yung pala, pinapaikot-ikot ka lang. Diba? At minsan, ang tingin sa'yo, para kang hagdanan eh. Bakit hagdanan? Napapansin ka lang pag hindi available ang elevator. Okay, so mag-ingat kayo sa mga ganyan, ha? So bawal na ito. Ha? Bawa naman yung babae. Now, there's one school, di ko nababanggitin yung Saint Scholastica's College, ano? May isa silang empleyada na babae na may ka-live-in, eventually, naging pregnant na hindi kasal. So kinausap ng mga madre na pwede ba magpakasal kayo, sagot na namin lahat ng gastos. Eh ayaw talaga magpakasal eh. Ah, matigas ang ulo mo ha, sabi ng madre superior, o sige, dismiss ka na. And she filed a case for illegal dismissal. In fact, nangyari ito na hindi pa available yung Magna Carta of Women. But look at the decision of the Supreme Court. In a firm, hindi mo pwedeng i-dismiss ang babae simply because she's pregnant, pursuing or pursuant to the labor code. No? Private school ito eh. Ang sabi ng Korte Suprema, pregnancy out of wedlock is not a disgraceful or immoral conduct since she and the father of her child have no impediment to marry each other. That was prior to the Magna Carta of Women. But right now, na may Magna Carta of Women tayo, nagbuntis yung babae kaya hindi siya makapagpakasal kasi may asawa pala yung nakabuntis sa kanya, hindi nyo pa rin siya pwedeng tanggalin sa trabaho. Okay? Kung wala naman siyang ginawang scandalous activity that could jeopardize her position in the company. Na nakikita lang naman siya ng boyfriend niya na married, sa labas, hindi naman apektado yung kanyang trabaho. You cannot make that as a ground for her dismissal simply because she's impregnated by a man who is already married. Ito kasing decision na ito, I have to clarify, was made, kaya sabi dyan, they have no impediment to marry each other, so kaya justified. It was decided at the time na wala pang Magna Carta of Women. Okay? So to stress, premarital sexual relations between consenting adults, two consenting adults lang ha, who have no impediment to marry each other does not amount to disgraceful or immoral conduct under the Manual of Regulation for Private Schools. So in-apply ito kasi hindi naman daw yan immoral conduct. Ayan. It's 11 o'clock. On the other hand, ito namang mga estudyante no, na babae. Pag nagbuntis, alam nyo, yung mga sectarian schools ang talagang mahigpit dito eh. Ako, for one, alam ko yan dahil nung din ako ng Arts and Sciences ng San Sebastian, may ganyan kami policy. Wala pang Magna Carta of Women. And in fact, I remember one time, around 2003 yata ito, no, not so long ago, may tatay na nakikiusap talaga. Yung anak niya ay 5 months pregnant, third year tourism student. Eh, sabi ko, ayoko nang pari. Kasi kailangan ng signature ko para maka-enroll siya eh. Eh, ayokong pirmahan. Why? Violation of our policy. Sa akin kasi pag policy, policy. So grabe yung pakiusap ng tatay. Pero nung makita niya na firm ako at ayokong payagan yung anak niya mag-enroll, pinagalitan yung bata. Grabe yung pagalit. Sabi naman ng bata, very composed. Dad, huwag ka na magalit. Nakakaya kayo din, oh. Sipin mo lang project namin to sa biology. Baby thesis daw. They actually experience it. Sabi naman ng tatay, if that is really a project, who tell me? Who the father is? Dad, ano ka ba? Group project to. Okay. So, merong specially benefit. Biro lang ako, magagalit. Specially benefit yung mga babae. Ha? Ito, nagkaroon ng gynecological problem resulting into surgery, eh meron siyang 2 months leave with pay. At ito ho ay dapat, in a 12-month period, bago siya nagkaroon ng surgery, eh nakapagtrabaho siya at least 6 months doon sa kanyang employer na yon. Okay? At ito ho ay ipinatutupad sa gobyerno, Civil Service Memorandum Circular number 25, ha, for government employees. Ito ay at least 6 months na siya nagtrabaho at regardless ho ito kung siya ay job order sa gobyerno or siya ay regular employee. Basta naka-6 months na siya, she could enjoy this. That is under Civil Service Memorandum Circular number 25, series of 2010. But it is not cumulative, not convertible into cash. Okay? Now, para naman sa private sector employees, we have Department Order number 112, series of 2011, ha? March 2011 pa ito, na yung babae na nagkaroon ng gynecological problem resulting into surgery ay meron 2 months leave with pay from the employer. This is in addition, ha? Take note,
in addition to the existing leave privileges. Yeah, sabi nung isang employer na kliyente ko, retaining client ko, eh hindi na lang ako mag-hire ng babaeng employee kasi napakarami nilang leave. May kita nyo mamaya yan, ha? Kanina may bawsi leave na tayo yung 10 araw. O ngayon, meron pa siyang 2 months leave with pay. And this is in addition to the existing leave privileges. Ha? Under the Magna Carta of Women. Magna Carta leave ang tawag nila. Now, ano yung gynecological disorder? O ayan po, basta babae lang ang qualified dyan. Kaya ito yung tanong ng Korte Suprema, kung naalala nyo yung kaso na Silverio versus Republic. Ito si Romel Silverio ay nagkaroon ng sexual reassignment surgery sa Thailand. Tapos pagbalik dito, nagfile siya ng petition sa RTC ng Maynila for correction of entry in the certificate of live birth. Na siya ay babae na kasi nga physically napalitan na yung kanyang anatomy, edi babae na siya. So isa doon sa mga tanong ng Korte Suprema, if we consider her to be a woman, would she now be entitled to the leave privileges being enjoyed by women under our labor laws? Di ba? Kasi kung ang gender niya sa birth certificate ay female na, as ordered by the court, eh po pwede niya nang i-demand ito under the law. Eh, pwede ba siya mag-maternity leave? Okay. Now, so, at bawal daw po ang discriminatory portrayal, hindi akin yan, galing sa Google yan, ha? Discriminatory portrayal of women. Kasi apparently, tingnan nyo, ano ina-advertise, yung alak. Pero yung taong tumitingin, saan nakatingin? Ako, sa alak ako nakatingin, ha? Hindi ako nakatingin doon sa babae, dito ako sa alak nakatingin. Eh, wala namang kasing connection, di ba? So, that is against the law. And bakit maraming ganyan? I do not know, may nagpa-patronize daw kasi. Not me. Ayan. And then there should be equal right, huh? On matters relating to marriage and family relation between the man and the woman. Yung nga sabi nila sa bahay, ang tatay ay general at si nanay ay major. Bakit? Eh lahat ng general decisions kay tatay, pero yung mga major decisions, si nanay dapat yan. Okay. Ganun pala yun. Okay. And then of course, under our constitution, protect working women. I think nakuha na natin kanina yan. Ano? Protection for working women. Okay. So under the labor code, alam nyo, originally yung Article 130 before the amendment, bawal magtrabaho yung mga babae sa gabi. We'll discuss that later on. But as amended, working women under Article 130 should be provided with proper seats, and permit them to use the seats kung hindi naman makaka-apekto sa trabaho nila. Separate toilet rooms, hindi pwedeng share-share. Of course, iba kasi ang kanilang one, ang nature ng kanilang anatomy. Okay? And then of course, establish a nursery. Kasi mga nursing mothers. And determine appropriate age for retirement. Pero ito, may decision dito yung Korte Suprema na hindi natin pwedeng ibigyan ng early retirement age ang mga babae simply because they are women. If you remember the case of Halagenya versus Philippine Airlines, ay hindi natin po pwedeng bigyan ng early retirement age ang mga babae na madidiscriminate sila in comparison to the male flight attendants. So kung applicable sa flight attendants yan, applicable sa lahat yan. Okay? Now, Department Order 178. Ito, pinuri ng maraming bansa na miyembro ng International Labor Organization ng Pilipinas, ILO. Why? Tayo lang daw ang bansa sa buong Asia na merong ganitong policy. That all business establishments shall provide sitting breaks for both male and female workers. Kasi may mga employers na kahit naka-break ka, ayaw kong pauupuin. Eh kayo kaya tumayo ng maghapon, di ba? Yung maupo ka maghapon, masakit. Eh, nakatayo ka maghapon. At isa pa, women will not be obliged to wear high-heeled shoes. Lalo na yung mga buntis, no? Kasi apparently, although common knowledge naman ito, may mga employers, di ko nababanggitin yung mga malalaking malls, nire-require nila na naka-high-heels yung kanilang mga employees, ng mga sales lady. Tingnan nyo itong isang ito, kuha sa mall yan, ha? Oh, sinusukat pa yung heels. Kasi pagka less than the measurement required, eh pagagalitan ka, pauuwiin ka. O sabi ni Secretary Bello, hindi pwede yan. Yung pagsusuot ng high-heeled shoes must be voluntary. It cannot be required. Ha? You cannot require the women employees to wear that.
Sabi naman isa, sir, paano ko yung lalaki gusto mag high heels? Eh, problema niya na yun. Kung convenient siya doon sa high heels, problema niya yun. But it is not a requirement. Okay. And then of course, under Republic Act 10,028, ito yung lactation station. Under 10,028, ang sabi dyan, yung promotion of breastfeeding. That breast milk is best for babies up to 50 years old and up to 2 years old and 2 years old po, sorry and beyond. Okay, so lahat ng employers must establish a lactation station, at doon dapat may adequate facilities para yung mga lactating and nursing mothers, hindi naman lang pwedeng isama yung anak nila, can extract the milk. Kasi ang pagkakaalam ko, may mga mothers na nagpapasuso, nagpapadedik. Yun naman ang term dyan. O lactating na lang para wala tayong problema. Kailangan nilang mag-extract ng breast milk during a particular time of the day. Kasi nasasayang eh. Since hindi lang kasama yung anak nila, yan ay doon sa lactation station. Tapos may rep doon ilalagay, pag uwi niya, dadali niya, mapapakinabangan pa ng kanyang baby. Alam nyo, ito ay batas, pero ang dami pang employers ang non-compliant dyan. Okay? So dapat, yung Department of Labor under Article 128 ng Labor Code, mag-exercise na ng visitorial enforcement power. Ha? Lalo na ngayon, na mas kailangan ng bata ang nutrisyon na ganyan. Yung mga malls, in fairness to them, may mga lactation station. Pero, here's the catch. They are not for their employees. Para sa mga customers nila na mga na bumibili. So hindi para sa empleyado nila. So dapat ito i-implement na natin, ano? At napakahalaga ng role ng nanay diyan. Ha? There was one time galing ako sa MCLE lecture noong 2019. Kasi last year wala talagang mga out of town lectures I was in Cebu at ang flight namin ay 6:30 pauwi ng Manila, 6:30 PM. Pero inyo ba naman dumating yung eroplano 11:30 na ng gabi. So 5 hours delayed. Wala na, talagang inip ka na eh. Ang problema ko, may nakasakay ako ng magnanay. Yung bata, siyempre iyak ng iyak kasi may inip na siguro. Grabe talaga yung kaiiyak niya. So ang prayer ko lang, huwag matabi sa akin kasi gusto kong matulog. Pero yung 5 hours ka sa airport, ang hirap niya. 11:30 na, gusto ko na matulog. Panalangin ko, huwag siyang makatabi sa akin. Sa iba na lang yung kanilang seat, no? Ang problema, di ko alam kung sinasadya ng pagkakataon, window seat ako, yung magnanay, katabi ko, nasa middle seat. Ay, patay tayo dyan. Di naman ako pwede magpalipat kasi puno yung aeroplano. So ito na, grabe ang kaiiyak talaga. Yung nanay siguro, nahihiya naman sa akin dahil nakita niya, gusto kong matulog. Pag-upo, dahil hindi niya malaman paano patahimikin yung bata, yung nanay, mga early, late 20s yata, may tsura pa. Inilabas yung mama riglan, pinadede yung bata. So tumahimik naman yung bata. Ako naman, gusto ko na rin umiyak. Hindi, sa pag-appreciate doon sa mother. No? Joke lang. Kasi grabe yung sacrifice niya para lang mapatahan yung bata. Ha? Okay. Now, for mothers who are members of SSS or GSIS, naamyendahan na po yung ating maternity leave law. Yan. Under Republic Act 11210, nag-take effect ito noong 2019, all covered female workers, whether in the government or private sector, kati nga yung informal economy, regardless of the legitimacy or illegitimacy of the child, entitled siya sa 105 days maternity leave with pay. Ang catch naman dito, under Presidential Decree 851, yung maternity leave na ito, humaba, may bayad siya, hindi yan kasama sa computation ng 13th month pay para sa private sector employees. Okay? Unless may CBA sila na ini-include ito. But the general rule is, itong pakonsuelo sa mga employers, under the 13th month pay law, hindi siya kasama sa computation. So deducted yung 105 days na yan. Now, the woman employee may have the option to extend, and that cannot be denied by the employer. Right niya yan eh. Pero without pay na itong 30 days na ito. Ayan. Kasi may mga separation anxiety minsan pag bagong panganak yung nanay, ayaw yung hiwalayan yung kanyang anak, so may 30 days pa siya. Hindi pwedeng i-deny ng employer yan pag in-apply ng female employee. And for those who are solo parents under the law,
and the Republic Act 1872, ay 120 days ang total nila. With pay yan, with pay. And they have the option, same option, to extend up to 30 days. So sino yung 105? Yung married at yung hindi married pero may partner. So ito para doon sa mga solo parents, yung 120 days. Meaning talagang nabiktima siya nung lalaking paasa at nagka-UTI na siya, no? Umasa tapos ininja na. Okay. Naalala ko noon sa ilalim ng labor code at SSS law, kasi SSS ang nagbabayad nito sa private sector eh. Hanggang 4 na deliveries lang or miscarriages. But right now, unlimited na. Naalala ko tuloy yung nanay ko. Sayang. Kasi 13 kami magkakapatid eh. E di sana ngayon na-enjoy niya yung 13 maternity leave. I am the 13th child in a family with 13 children. At 11 ho kaming lalaki. Dalawa lang ang ate namin. Kaya nga, kung nauso ang family planning noon, malamang hindi na ako ipinanganak sa mundo eh. Okay. Ito naman ang kaibahan. Sa lumang maternity leave law, kapag ka miscarriage or delivery, walang distinction. 60 to 78. But under the new maternity leave law, ito po ay 60 days lamang pag miscarriage at walang extension. Well, kinonsulta naman daw dito yung mga medical experts at nakaka-recover naman daw yung nanay na nanganak, nananakunan, at least 60 days. Pero kung gusto niya extend, wala nang problema, but that would be without pay anymore. Okay? Now, eto, unlimited na nga, pwede niya pang ipasa load. Diba? Kasi ganito, no, may i-discuss natin doon sa paternity leave law. Yung tatay na hindi kasal doon sa nanay nung bata, wala siyang paternity leave. Eh gusto siyang makasama nung nanay nung bata, nung partner niya, eh wala siyang paternity leave. So ang gagawin niya, papasahan niya ng 7 days. Ipapaalam yan doon sa employer na ipinasa yung kanyang 7 days. So si employer ng babae, babawasan na yung 105 niya. So magiging 98 na lang siya. At yung employer naman, nung lalaki, pasusweldohin siya ng 7 days. Okay? Ayun. So ngayon, pag namatay, or eto, namatay na in case of death or incapacity, eh dun sa caregiver niya, ipapasa. Ha? Ngayon, kung ang a written notice must be given. At ito naman ay in addition to the paternity leave law, which we will discuss later on. Okay. Ngayon, kung namatay yung nanganak na babae, eh may remaining maternity leave days pa siya na pwedeng gamitin, ipapasa ito at may enjoy nung kanyang partner or nung nag-alaga sa kanya. Okay? So yan ang mga salient features of the new law. Of course, mayroong penalty ho ito, no? For the employers who are violating this maternity leave law, ito ho ang penalties, no? 20,000 to 200,000 fine, and there is an imprisonment of 6 years and 1 day up to 12 years imprisonment. Okay? Now, failure on the part of the association, partnership, corporation, or private enterprise to comply, and that might be a ground for the cancellation or non-renewal of their business permit. Okay? Ngayon, under the paternity leave law, syempre pagka may maternity, may paternity. Eh dito ho, mahigpit. Ito ay the benefit is granted only to married male employees. Married but cohabiting with the wife. Sabi ng isang kliyente ko, attorney, unfair. Bakit pag sa babae, nagbuntis, manganak, may maternity leave kaagad? Ba't pag lalaki, kailangan married and actually cohabiting pa? Sabi ko ganito yan, unang-una, yung babae, siya naman ang nahirapan, di naman ikaw. Diba? Hirap daw ba kaya mga anak? Hindi naman ikaw nahirapan. Pangalawa, ito, lagay mo sa sarili mong sitwasyong ganito. Yung misis mo, hiwalay kayo. Nagbuntis. Payag ka ba na mag-alaga ka? Diba? In the first place, sigurado ka ba? Sabi niya, sige na nga. So ilang araw ito? 7 working days. So yung sinasabi kanina, kung kulang pa yung 7 working days na ito, pwede siyang manghingi ng 7 araw doon sa kanyang part, sa kanyang misis. Hindi pwedeng partner lang kasi pag partner lang, wala siyang paternity leave. Eh. So magiging 14 days ito. And remember, itong paternity leave na ito
ay hanggang 4 deliveries and or miscarriage. E paano kung panlimang anak na? Si Mrs. lang ang may leave. Si Mr. wala na. So papasahan na lang siya ng 7 days ng kanyang wife out of the 105 days. So take note, at ito ho ay hindi convertible to cash at hindi mag-accumulate yan. Kasi may isa naman, bagong kasal, ay mga anak na yung misis niya. Nag-file ng paternity leave. Sabi ba naman doon sa HR, sir, gawin nyo ng 28 days yan. Ha? Kasi bahala ko mag-anak kami ng apat. So gusto ko nang i-advance ngayon. hindi ho pwedeng i-advance ito. Okay. Ngayon, may penalties din yan. Pero mas mababa ang penalties under Section 5 of the law at 25,000 lang ang fine, not exceeding. Ha? Tapos 30 days to 6 months ang imprisonment. Mas mababa. Ngayon, under Article 132 of the Labor Code, meron diyang provision on family planning. Sabi, nung unang mga panahon na nagtuturo tayo ng labor standards law, ang tanong ng isang estudyante ko, kasi ako ay allow my students to ask questions. Sabi niya, sir, bakit may family planning sa labor code? Eko, simple lang. Kasi, in my case, I cited myself as an example, 13 kayong magkakapatid. Kahit gaano kalaki ng kikitain ng tatay, pag ganong karami ang pakakainin mong anak, eh hindi sasapat yan. Diba? Maswerte lang yung tatay ko at merong maliit na farm siya doon na nakasustento sa amin. Pero kung ngayon yan, aba hindi po pwede yan. Diba? So kaya, ay may isa naman nagtanong, ay do not know kung valid yung tanong na ito. Sabi niya, sir, di ba ang mga ideas ay nire-represent ng bird? Eh kaya ano naman significance niyan? Sabi niya, ang national bird natin dati ay Maya. Pero pinalitan. Kasi daw, pag dumarating ang mga foreigners, ang sabi nila, ang liit naman ang bird niyo. So ginawang eagle, Philippine eagle. Sabi daw ng mga foreigners, wow, ang laki ng eagle niyo ha. Ang laki ng bird niyo. Eh ano naman daw bird yung nagsisimbolo ng family planning? I really do not know. Ay, ano ba yun? Sabi niya, sir, swallow? Intriga ako. So ginugel ko, swallow is a bird. Pero yung connection niya sa family planning, well, I cannot determine. No? Hinahanap ko pa rin hanggang ngayon. So discrimination prohibited. What are the forms of discrimination against women? Pinabayaran na mas mababang compensation. Pinapaboran yung male employee over female employee in terms of promotion, in terms of training opportunities, study grants or scholarship. Okay? So parang pamilya noon, di ba? Sabi nung tatay ko noon doon sa ate ko, pabayaan mo na muna yung mas matanda sa yung kapatid mo na mag-aral kasi lalaki yun, babae ka naman, sa bahay ka lang. Ay, sexist ngayon yan. But that used to be the common thinking of parents na pag babae ka, bayaan mo na mag-aral yung lalaki. Diba? So unfair. Hindi na po pwede ngayon yan. And then of course, yung stipulation against marriage. That in a contract of employment, it is prohibited that the employer should put a provision or stipulation saying that the woman employee should not get married. Or if she gets married, she would be considered resigned or she would be dismissed. Bawal ho yan, no? It has been the long-standing ruling of the Supreme Court until 2004. Okay? Noong 2004, itong Glaxo Welcome, which is now GlaxoSmithKline, ay may policy na yung kanilang mga employees ay hindi pwedeng magpakasal o magkarelasyon doon sa mga empleyado ng competitor company. And there was one employee assigned in Albay who fell in love, diba? Doon sa isang empleyado ng AstraZeneca. Uy, COVID vaccine. Ayan, AstraZeneca eh. Alam nyo, dapat daw talaga itong si Manny Pacquiao tumakbong presidente. Kasi pag presidente na si Manny Pacquiao, wala nang virus na papasok sa Pilipinas. Bakit? Siya yung boxing champion. Okay. Iba yata ang boxing yun. So, ayaw mag-resign itong si Pedro Texon in violation of the policy of Glaxo Welcome. So, tinanggal siya. The union filed a case
questioning that policy and the dismissal of Pedro Texon. But when the case reached the Supreme Court, sabi ng Korte Suprema, Glaxo has a right to guard its trade secrets, marketing formula, manufacturing formula, marketing strategies, and other confidential program information from competitors. Especially so that it and Astra are competitors, rival companies in a highly competitive pharmaceutical industry. So na-justify yung stipulation na hindi ka dapat magpakasal kasi makukompromise yung mga marketing strategies natin. Okay? The prohibition against personal or marital relationship with employees of competitor companies upon Glaxo's employees is reasonable under the circumstance. So kung kayo ay mag-handle ng kasong ganyan, pwede nyong i-justify na merong serious business consideration kaya justified yung stipulation against marriage. But the general rule is bawal yung stipulation. Okay? Itong ruling na ito ay kakaiba. That's why sa mga klasiko, I would normally cite that case because that is an exception to the rule. Ha? At hindi pa naman ina-abrogate ito ng Korte Suprema. Okay? Now, in the government, under Presidential Decree 807, yung mga nagtatrabaho sa atin sa gobyerno, katulad ko, no? Hindi po pwede dapat na ang mag-asawa ay nasa sa isang departamento lamang ng opisina ng gobyerno. But if they contract marriage, pumasok sila sa opisina na yan, pareho silang single. But they came, they saw, and fell in love. Di ba? Sabi nga ni Balagtas, o pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni naman, pahamakin ang lahat. Magkalood ka lamang. Ay, hindi, matupad ka lamang. Okay. Nagka-inlaban sila. Oh, pwede ba silang tanggalin o pwede silang pag-resignin? Hindi pwede because they contracted marriage while both of them are already employed. Especially so if they are both civil service employees. Kaya nga sabi ko sa mga estudyante ko at doon sa mga nagre-review para makapasa civil service, pagka ganyan sitwasyon ninyo, magpapakasal kayo, number one yung gawin, kunin yung ninong yung boss nyo. Sigurado yan. Okay. Now, under Article 135, of the labor code. Ito, for the protection of women ito, no? Kasi sa ating labor code, private sector employment, there is a special chapter in the labor code, book 3, nagsisimula sa Article 130, na protection for women, hanggang Article 136. Okay? It shall be unlawful for any employer to do the following. Deny the woman employee the benefits na ini-enjoy under the code, okay lang yan, and then discharge a woman on account of her pregnancy. So dito ibinasi ng Korte Suprema yung decision kanina dun sa St. Scholastica's College because at that time wala pang Magna Carta of Women. Okay? So hindi siya pwedeng tanggalin simply because she got pregnant or while on leave or in confinement due to her pregnancy. Kasi minsan may mga sensitibo ang pagbubuntis, hindi talaga makapasok. So tatanggalin ba siya simply because she incurred a lot of absences already? Naubos na yung kanyang leave. Ayan. In fact, yung mga leave na yan, marami yan at mayroong isang congressman, alam niyo, susuportahan ko ito eh. Nag-propose siya ng isang broken-hearted leave, 3 days yata. Ha? Na pag na-broken heart ka, pwede ka mag-file ng broken-hearted leave to mend a broken heart. May isa namang LGU, nakalimutan ko eh, na pag February 13, walang pasok, special non-working holiday para humanap ka naman ng partner for Valentine's Day. Ay nako, ang inaantay ko yung araw ng mga utak, hindi yung araw ng mga puso. Okay, so to discharge or refuse the admission of such a woman, pag bumalik na, tapos na yung pagbubuntis, eh baka mabuntis ka uli, hindi ka na namin tatanggapin. These are prohibited acts. Okay? Now, those women who are working, ito, no? Doon sa with or without compensation, sa mga nightclub daw, pero mga nightclub sa umaga, I do not know. Kaya nga nightclub. Eh. Cocktail lounge, massage clinic, may nagpapagamot ba dyan? Eh, clinic yan. Eh. Okay. Or yung mga similar establishments or bars, sila po ay bibigyan din ng proteksyon ng ating batas. Alam nyo, sila yung pinaka-naapektuhang sector no, magmula nung March last year. Ha? Kaya I wonder kung may mga abogado ba na gustong mag-outreach program sa mga sector na ito kasi kawawa naman sila. Ayan, yung mga generous na lawyer, baka gusto mag-outreach.
let us coordinate. Patay ako dito. Ngayon. And of course, under Republic Act 10151, yung former Article 130 of the Labor Code was repealed. Okay? Ito yung night workers law. Ano ba kasi yung 130 ng Labor Code? Bawal magtrabaho ang babae sa gabi. Of course, 131, ito yung exception. Eh, discrimination against women na naman yan. Bakit? What if the only task that the woman can do is a work that can only be done during night time? Eh, ba't pagbabawalan mo siya, dinadeprive siya ng livelihood, di ba? May mga ganun trabaho, yung mga call center, etc. Oh, eh, kung pagbabawalan natin, discrimination daw yan, mawawalan sila ng livelihood. Okay, and then of course, itong provision na ito ng batas ay inamyandahan yung labor code and several articles were added to the labor code. Particularly, yung articles 154 up to 161. These are new provisions in the labor code brought about by Republic Act 10151, kaya yung labor code na renumber na yan. Okay? So if you are, if you have your codal ng labor code earlier than 2016, hindi na eksakto yung number, na renumber na yan. So you get a codal starting 2016. Okay? This is based on the CEDA, which I mentioned earlier, the Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Okay. And then under this law, hindi po pwedeng i-assign sa night work ang isang employee. Okay? Kung wala siyang consent. Okay? So kailangan consensual. Pangalawa, there must be health assessment. Kasi alam nyo, napakahirap magtrabaho sa gabi. May mga health conditions that are prohibited to be staying late at night. Yung mga matataas yung blood sugar, di ba? Kasi yan na nga, kapag ka nagkakaedad na ang tao, lumalabas na raw yan. Wear and tear. Parang sasakyan lang naman yan. Habang nagkakaedad, eh talaga lumalabas na yung mga deficiencies. Yung may high blood pressure, suffering from hypertension. So talagang hindi siya po pwedeng magpuya. So before the employer would assign such employee to a night duty, una kukunin yung kanyang consent. Assuming na siya pumayag, mandatory na bibigyan siya ng health assessment. So before taking up a night duty. So kailangan siyang i-examine. Pag sinabi ng physician na okay, go tayo, pwede siyang magtrabaho, healthy siya, that's the only time he or she would be allowed to work. What if itong employee ayaw niya, no? Kaya lang insistent yung employer, nagkaroon ng health assessment, na pwede naman. This employee can look for a second opinion from another doctor other than the company doctor. That's a provision of the law, no? This is applicable not only to women employees, but thank God, it is also applicable to male employees. Okay. Now, assuming everything is in order, no? Okay yung health niya at siya ay pwedeng magtrabaho sa gabi. Ang problema, kailangan pa rin under this new law na magkaroon ng regular interval health assessment. So let's say once a month or twice a month maybe. At yung findings ng company physician, pupwedeng i-contest ito ng employee himself having a second opinion from another doctor, not necessarily na hindi company doctor. We are not imputing anything bad on the company doctor. But just like a lawyer representing the employer, ang interest niya ay para sa employer. So kailangan ng second opinion from another medical practitioner. Okay? And at regular, yung C, kapag ka nagkaroon ng health problems for the duration of the night duties. Okay? Kasi minsan, okay sa umpisa, di ba? Pero habang tumatagal na siya ay naka-night shift, eh, nagkakaproblema. So yun, kahit pa hindi regular interval yan, assuming isang linggo pa lang siya na-assign sa night work, pero nahihilo na siya, or nagkakaroon ng health problems, pwede na siyang magkaroon ng health assessment
And if there is a finding of unfitness to assume night duties, he would be transferred, he or she would be transferred to a similar duty during daytime. At hindi siya pipilitin na magtrabaho sa gabi. Okay? Kasi if there's one thing that you can do at night time that you cannot do during daytime, eh yun yung magpuyat. Okay? So, wala naman siguro nagpupuyat sa umaga, no? So, gabi talaga ang pagpupuyat. Ha? Okay, let us take a look at the chat box. Parang may mga nag-chat sa atin. Baka may mga tanong ng ating mga kasamahan. Ah, okay, okay. Sige po, hindi pala tanong kundi from our friendly monitor. Si Joel ba ang ating monitor? Ah, okay, so let's continue. By the way, ako rin pala sa inyo mamaya, no? 1 o'clock. Huh? At be ready to fall asleep, huh? Pagka 1 o'clock. Okay, so measures shall be taken to ensure that an alternative to night work is available to women workers. So under this law, there's a special provision for women. Huh? Na hindi po pwedeng pilitin ng mga babae na magtrabaho, eto, before and after childbirth for a period of at least 16 weeks. So kung 16 weeks yan, to be divided between the time before and after childbirth. So hindi sinabi kung anong klaseng division ang gagawin. So fall back natin, kung 16 weeks yan, 8 weeks before childbirth and 8 weeks after childbirth. So 8 weeks, that would be 2 months, no? So 4 months ito. That is assuming na nagtatrabaho na siya at tapos na yung kanyang maternity leave. Kasi ang babae, dahil merong siyang 105 days leave, baka bago pa siya manganak, 1 month, eh, mag-enjoy na siya nung kanyang maternity leave. Kaya ito, pag nagtatrabaho lang siya, hindi siya pwedeng pilitin na magtrabaho sa gabi for a period of 16 weeks. That's the general rule. It could be extended depending on the health condition of the woman employee. Now, pregnant women and nursing mothers may be allowed to work at night only if a competent physician other than the company physician, inulit na naman, shall certify their fitness to render night work and specify in the ease of pregnancy, pregnant employees, in the ease yan, kundi in the case of pregnant employees, the period of the pregnancy that they can safely work. Pero sabi ng doktor, pwede pa yung magtrabaho eh. Papasok na dito yung 8 weeks before at saka yung 8 weeks after na hindi siya po pwede. So, pwede bang pilitin ng employer? Because under our laws and our jurisprudence, yung assignment ng shift, kasi may mga night shift, prerogative ito ng employer. But that prerogative cannot be abused. Especially in the light of the night workers law. Na ilalagay ka dun sa night shift, yung graveyard shift, eh, hindi pala po pwede ang health condition niya. Okay? So measures shall be taken to ensure that an alternative to night work is available to women workers who would otherwise be called upon to perform such work before and after childbirth for a period, inulit na naman, yung 16 weeks before and after. And as I said, kapag ka required pa, kapag ka talagang yung health status ng babae ay sinasabi, ha, as confirmed by a doctor other than ang company doctor na hindi talaga siya po pwede, ililipat siya sa iba pang na, duties during daytime. But there is no diminution of benefits. Kasi may mga added benefits kapag ka sa gabi. But of course, para hindi naman masyadong mabigat sa employer, eh yung Article 86 of the Labor Code will no longer be enjoyed. Eh ano ba yung Article 86? That is the night shift differential pay. That if an employee, regardless kung babae man siya o lalaki, performs work between 10 p.m. to 6 a.m. the following day, that's 8 hours, may entitlement siya, parang millennial, anong entitled? Entitled siya sa additional 10% of his or her income for 8 hours. So kung ang shift niya ay 10 p.m. to 6 a.m.,
Ha, ito yung third shift kung tawagin. Kasi may mga employer, just like one of my retaining clients, 24/7 ang trabaho, lalo pagka yung maraming orders from abroad, except ngayong panahong ito. No? Nagtatrabaho sila, three shifting, no? 6 a.m. to 2 p.m. That's 8 hours with a shortened meal break. And then from 2 p.m. to 10 p.m. That's the second shift. Yung iba, preferred nila yung second shift. Kasi papasok ka ng alas 2, alas 10, uwi ka na. So parang wala lang, di ba? Walang gustong mag-assume nung third shift. Yung 10 p.m. to 6 a.m. kasi nakakapuyat eh. So kaya sabi ng Korte Suprema, prerogative ng employer yan. But in the light of the night workers law, eh kailangan nating i-consider yung health condition ng employee before the employer could even think of compelling women employees to do that. Okay, now, we have the sexual harassment law. Of course, ito, kailangan na i-define natin ito. The most accepted definition ay yung kay Michelle Palodi, no? Na the use of explicit or implicit sexual overtones, including the unwelcome or inappropriate promise of rewards in exchange for sexual favor. So may kapalit. Now, the law is Republic Act 7877. Kaya lang, under sexual harassment law, tatlo lang ang lugar kung saan nakukumit ang sexual harassment. Workplace, education, and training environment. At kailangang elemento dito yung moral ascendancy of the offender over the victim. Kaya sabi ko sa mga estudyante, kung lugi kami dyan, kami lang ang pwedeng kasuhan ng estudyante. Pero pag kami ang hinaharas ng estudyante, hindi kami pwedeng magkaso. Okay? Lugi kami. Walang moral ascendancy. So ano yung workplace sexual harassment? Kapag ka yung sexual favor ay kapalit ng employment, promotion, continued employment, or other privileges. So normally, employer ang kakasuhan natin dyan. And then for training and educational environment, eh, syempre, alam nyo na ang kapalit grade. Di ba? Ayan. Ako, ayoko talagang makasuhan dyan. Eh, numagmula nung maisabatas ito, every semester, yung unang discussion ko sa mga estudyante ko eh. Regardless kung ano level ng tinuturong, college man o college of law. So I do not want to be charged under the law. But I told them, the law is unfair. It protects you from me. It does not protect me from you. Di ba? I cannot harass you sexually. But you are not prohibited from harassing me sexually. So if there's anyone who would like to harass me sexually, well, just do it. I cannot complain. Joke lang. I'll play the role of a willing victim. Sabi ni Justice Puno, ito yung tunay na punong maestrado, Justice Puno. Si Justice Panganiban, yun daw pinaka-dangerous, Panganiban. Eh, si Justice Sereno, naku, nakuwaran to. Eh, yun ang inappoint ni Pinoy kasi ayaw niya ng wang-wang. Kaya Sereno yung kanyang chief justice. Okay. So, sexual harassment abounds in all six societies. It is reprehensible enough more so if inflicted by those with moral ascendancy over the victim. So, moral ascendancy is an important element of sexual harassment law. It is a valid cause for separation from service. Okay? So, pwede matanggal ang employee who committed sexual harassment. Why? It is serious misconduct under the labor code. In one case, in LRC yata ito, di ko nababanggit yung pangalan, basta Domingo versus Rayala, ang sabi ng Korte Suprema, sexual harassment is an imposition of misplaced superiority, which is enough to dampen an employee's spirit and her capacity for advancement. It affects her sense of judgment. It changes her life. Why? Kaya siya naharas kasi mas mababa yung kanyang ranggo in terms of the hierarchy in the company. Eh sabi ni chairman, eh wala naman akong hiningang sexual favor dyan. Ang sabi naman ng Korte Suprema, the demand, request, or requirement of a sexual favor need not be articulated in a categorical oral or written statement. Instead, it may already be sufficiently discerned from the offender's acts. Okay? Eh kasi hindi nga siya nangihingi ng date. Hindi siya nangahalik. Pero ang ginagawa niya, may mga comment siya na parang nahaharas yung employee niya, yung secretary niya. Okay? At, lady lawyers, beware. Ha? Lalo na yung ating lahat naman ng babaeng lawyers dito ay magaganda. Ha? Mag-ingat kayo kasi when a judge would kiss you, that is not sexual harassment. It is an act of camaraderie. Sana all daw. Si judge, sinalikan yung lady lawyer. Inamin ng Korte Suprema, no? There was a finding that the complainant was kissed
by the respondent. But there was no indication that the respondent was motivated by malice or lewd design. It was an act of camaraderie na misunderstood lang ni kumpanyera. Bagay, ang halik daw ay nahihingi sa mga bata at ninanakaw ng mga binata sa dalagang sinisinta. Pero binabayaran ng mga binatang matanda. Okay. Now, in the case of a professor in law school, hindi po ako ito. Okay. Sexual harassment is abuse of power. A recent case against a professor in a college of law. Dito na babanggitin yung Cagayan de Oro, ha? In short, it is not necessary that there was an offer for sex for there to be sexual harassment as a superior conduct with sexual underpinnings which offends the victim or creates a hostile environment would suffice. Okay? Kasi itong si professor, kinote ng Korte Suprema in one class recitation, mga babae estudyante niya, may tanong siya, commercial law tsaka taxation ang tinuturo niya. So medyo mahirap-hirap yung subject. Sabi na isang estudyante, kinote ng korte dun sa decision, "Sir, please come again." Nagulat si professor, sabi niya, "What? You want me to come again? Do you know how long it will take for me to come and you want me to come again right now?" Inaras yung estudyante, kinasuhan siya. And unluckily for the professor, he was suspended from the practice of law for 5 years. And he was prevented from teaching in any law school in the country for 10 years. OMG. Medyo may edad na si professor. Diba? Eh kasi naman tayo sa law school noon, well, may mga professor tayo na talagang medyo iba yung mga kwento nila, yung mga examples nila, diba? Lalo kapag ka-criminal. Eh tayo sa atin, wala lang eh. But right now, medyo sensitive ang mga law students natin ngayon. Now, in another case naman, ito naman ay superintendent ng isang division office sa Davao. Ha? Davao City mismo. O, sa halip na itong si teacher ay nagpa-follow up ng kanyang appointment or whatever, kasi magiging principal na yata siya, ang ginawa ni superintendent, hinalikan, niyakap, ayan, edi kinasuhan siya ng criminal case for sexual harassment. Na-dismiss. Due to insufficiency of funds. Of evidence. Na-dismiss. But the teacher pursued with the Civil Service Commission the administrative case. Eh sabi nung superintendent, dapat hindi ako dito nakasuhan kasi na-dismiss yung criminal case eh. Ibig sabihin, wala akong ginawang masama. Ah, sabi ng korte, hindi. Magkaibang administrative sa criminal. Diba? So we all know that. At ang paalala ng Korte Suprema, as school division superintendent, you are bound by a high standard of work ethics. Kasi ikaw yung head ng lahat ng mga principal. Kasi sa hierarchy, ang mas mataas na lang sa kanya, yung regional director. Tapos dyan, yung secretary na. Superintendent siya. Bound siya by a high standard of work ethics. By succumbing to his moral perversity, he failed to live to such standard and he provided a justifiable ground for his dismissal from service. Diba? So yan, madaling mag-ingat kaysa magsisi. Ha? Sabi nga nung isang nabasa ko, a moment of impatience can lead to a lifetime of regret. Ingat-ingat lang. Okay? At may penalty yan. Pero mababa lang. No? At ang prescriptive period ay 3 years lamang. Ang problema natin, there is now a new law which amended in effect the anti-sexual harassment law. Kasi dun sa anti-sexual harassment law, kailangan yung moral ascendancy. So kung ang nangaharas sa'yo ay co-worker mo or classmate mo, hindi papasok yung sexual harassment. Wala kang maikakaso, kundi siguro acts of lasciviousness. Okay? Ayan. Pero ngayon, meron na. May fallback position ka na. This is the Safe Spaces Act. Sa Tagalog, bawal bastos law. So, for lack of better term, I categorized them into, ako lang nag-categorize niya, wala sa batas yan, first degree offenses. So, ito yung mga mabababa ang penalties. Ano? Cursing, nagmumura. Catcalling. Paano kung tinatawag mo yung pusa mo? Diba? May mga taong mahilig sa pusa. May mga lawyers na mahilig sa cat. Ang tawag daw yung cat-torning. Okay.
Ay, mahilig naman sa aso, ang mga abugadog. Okay. So, wolf whistling, leering, and intrusive gazing. Ah, ito yung mga parang hinuhubaran ka kung makatingin. No, eh, pwede na pala yun. Ang problema dyan, paano mo patutunayan? Ha? Mahirap patunayan na tinitingnan ka niya na para kanyang hinuhubaran. How is that? Okay. Taunting, unwanted invitation, misogynistic, transphobic, homophobic, sexist slurs. Kaya ang presidente noon, natatakot sila na baka hindi pirmahan ito ni President Duterte. Kasi di ba mahilig siya magsasabi ng mga sex joke, ng rape joke, eh bawal na dito yan. Hmm. At ano ang kasama pa rito? Use of words, gestures, ayan, persistent telling of sexual jokes. Naku, kaya nga ako, hindi ako nagsasabi ng mga ganyan. Kaya mahirap eh, di ba? Hmm. Ayan. And then of course, ano ang penalty dito? Ayan. First, second, and third offenses. So for the first offense, 1,000 fine and 12 hours community service. Pag second offense na, ang tanong, paano mo makakount yun? Siguro in the same locality, no? Dapat, ito, ang intended kasi nito, dapat computerized na at may national ID na tayo eh. Madaling matrace ito kung may national ID tayo. Kasi yung taong ito with ID number, nag-violate siya, o di, pang ilang violation niya na, naka-record. Eh pero kung wala tayong national ID, mahirap matrack ito kung pang ilang offense mo na yan eh. Unless you committed the same offense in the same locality, filed within the same jurisdiction. Otherwise, hindi natin matatrack yan. Okay? And then for second degree offenses, yun, offensive body gesture. So yung mga mahilig gumamit ng mga dirty finger dati, no? Pwede na natin kasuhan dito. Pero ba nito, exposing private parts or flashing of private parts? Eh mga ganyan yata, no? Sabi ng mga psychologist, eh sakit yan eh. Okay? Then of course, hala, public, ginagawa ba public yan? Okay? Ay meron, merong isang Grab driver na sumakay yung isang babae at doon yata umupo, bago pa mag-COVID ito eh, umupo doon sa tabi niya, hala, eh ginawa niya ito publicly kasi maganda yata yung kanyang pasahero. And then groping and other sexual or similar lewd sexual actions. Naghalit yung mga teacher dito eh. Kasi dati bawal magbigay ng assignment pag Friday. Tapos ngayon, bawal pang hatiin sa group ang mga estudyante. Yung group 1, group 2, di ba? Kawawa naman. Iba palang grouping yan. Okay. And then of course, may mga penalties din tayo for second and third offenses. Palala ng palala. O, tingnan ninyo ang mga offenses na yan. Ano? 10,000 fine. Ito naman, 15,000. And may pagkakulong na. So, arresto mayor, pero sina, at may fine na 20,000. Now, for extreme cases, ito na yung stalking, etc. At may touching ng involved. So, ito na yung mga third degree offenses. Ha? Touching, pinching, brushing against the genitalia. Ito ang problema ko. Anus, paano yun? Iba kasi yung batak sa anus, di ba? Paano yun? Talagang malala na siguro ito. So, ang penalty dito, ayan, arresto minor. Or, 30,000. Okay, ito namang sumunod, second offense, arresto mayor, and 50,000. At ang maximum for third offense, 100,000 fine. Okay? At meron na tayong pagbabawal sa gender-based online sexual harassment. Hindi ito po pwede, no? Hmm. Now, kasama dyan yung paggamit ng Twitter, yung sa Facebook, marami nang haharas eh. So kung hindi papasok doon sa online libel, cybercrimes law, hindi rin papasok sa data privacy law, ito ang gagamitin. Gender-based online sexual harassment. Okay? So, ang dami nating batas ngayon. Ang tanong ko, nai-implement kaya sila to the fullest? Kasi ang daming batas eh. Now, may penalty yan. Ha? Tingnan nyo ang penalty. Oh. Prison correctional. And the fine is 100 to 500,000 or both. Okay? Now, employers are required to implement programs that would prevent or deter and punish the performance of acts of gender-based sexual harassment in the workplace. Kasi lalo pag mas marami ang lalaki, no, with all due respect to the male population, pag mas marami ang lalaki, normally yung mga babae na ano sila na-harass, yan ang normal experience. Kahit na nung ako'y nagtatrabaho sa factory when I was in college, eh kukunti lang dun yung female factory workers. Puro lalaki. Eh college ako,
marami mga babae talaga naharas. Pero sa mga babae, okay lang kasi biro lang naman eh. But right now, hindi na po pwede yan. And employers who failed to institute such kind of programs would be liable for a fine of 5,000 to 15,000 pesos. Okay? Ayan. At isa pa, no? Bawal din ito, yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Ay, yung pagbibideo, no? Now, ano ang mga pinagbabawal dito? Well, thank God, at hindi lamang ito pang babae, pati rin lalaki protected dito, no? So, kumuha ng photo or video coverage of a person or group of persons performing sexual act or any similar activity. Ito kasi yung problema na ang cellphone natin may camera eh. Nung unang panahon, pag gusto mong i-video, may dala-dala kang malaking camera, no? Pero ngayon, hindi na yung cellphone itself, no? Or capture an image of the private area of a person such as, oh, ayan na, binanggit na. Ito, kapag ka may consent, walang violation. Pero pag walang consent, ayan, pwedeng kasuhan natin dito. Now, assuming there was consent na i-picturean siya, i-video siya, e bawal i-reproduce, bawal kopyahin, with or without consideration. At bawal ibenta, bawal i-distribute. Okay? At dito nagka-problema yung isang doktor. Kaya nga, naging batas ito, no? Dahil sa pag-iimbestiga ni Senador Bong Revilla. Nagkaroon siya ng investigation in aid of re-election, I mean in aid of legislation, ha? Kaya nagawa itong batas na ito dahil inimbestigahan niya itong dalawang ito, no? Yung doktor at saka yung isang young star at the time. So bawal din i-publish. At ito ho ay mayroong penalty, 3 to 7 years. At merong 100,000 to 500,000 fine or both at the discretion of the court. And then still another, may time pa tayo, no? Meron pa naman. Still another, solo parents, sino ba ang solo parent? There are 10 categories of solo parents under this law. So hindi kailangan na anak niya talaga yung bata na inaalagaan niya eh, para siya ay maging solo parent. Ayan. So spouse na na-detain after conviction at least 1 year. Pagka more than 1 year na solo parent na siya, o kaya nagkaroon ng mental incapacity, so dinala sa isang institution, nawalay sa pamilya. So yung solo parent is the parent who is taking care and having custody of the child. Kasi pag wala siyang custody, hindi naman siya solo parent, no? Okay. Then of course, due to legal separation, due to nullity of marriage or annulment of marriage, yung may custody ng bata, inabandon siya, or unmarried mother, simply because nagkaroon siya ng anak at ayaw niyang, o siya nag-aalaga, no? Then of course, ito, any person. So ito na, hindi na siya parent talaga ng bata biologically, but he is the one giving parental care and support to the child. Now sa Filipino family na wala, naging orphan yung mga magkakapatid, the eldest or probably whoever among the siblings is the one taking care of the other brothers and sisters would be the one to be declared a solo parent. So ano ang mga, pag nagbago ang status, syempre hindi na siya solo parent. So ano ang mga benepisyo? Number one, flexible working condition. But the flexibility should not in any way affect the effective performance of the task. Okay? Kasi ang gusto niya, 1 to 9 ang pasok niya. 8 hours naman yon. Eh, ang opisina nila, ang operation, 8 to 5 lang. So, anong gagawin niya ng 5 to 9? So, mag-ghost hunting na lang siya. Di naman pwede yon. Okay. And then, bawal ang discrimination, of course. At ito, masaya. Pag solo parent... Then, may nagtanong. Sige po. Ariel. Okay. So, hello po, Dean. I'm one of the attorney participants po. Sige po. My question lang po, does this apply po about yung sexual harassment? Does this apply po ba between private correspondence? For example po, person A and person B are making lewd comments regarding person C. However, di alam ni person C. Tapos yung nag-complain si person D. Ah, pwede na ho yun. Pwede naman siguro yan, no? Kung ito ay true correspondence or through the use of social media, maraming batas o tayong pwedeng i-apply, not necessarily sexual harassment na. Kasi kung wala namang moral ascendancy yung mga taong ito, eh baka papasok ito doon sa cybercrime under Republic Act 10175.
or baka naman po pwedeng pumasok yung gender-based sexual harassment under dun sa Safe Spaces Act. Not necessarily sexual harassment. Okay. Even po private correspondence po? Like kahit private messages lang nila? Well, depende kung malalaman niya, no? Kasi maaaring may nag-leak, eh baka sakali. Pero kung hindi naman malalaman, hindi wala tayong problema. Thank you po. Okay, sige. Thanks for asking. Kung may tanong ko kayo, huwag mag-atubili. Ha? You speak now or forever hold your peace. Okay. So ito yung parental leave na 7 days na sinasabi ko, no? Na regardless of the reason, parang si Pink, just give me a reason. Kung ayaw nyo kay Pink, si Lady Gaga, a million reasons. Kahit walang reason, pwede kayo mag-avail ng 7 working day solo parent leave. Yung mga solo parents lang, ha? Hmm. At yan, regardless of the reason. At pag nasa gobyerno kayo, ayan po ay pinapangatawanan ng Civil Service Memorandum Circular No. 8, Series of 2004. It's either staggered or continuous na buong 7 working days gagamitin nyo. Must be availed every year kasi pag hindi na-avail, forfeited yan. Not convertible into cash. So sino ang solo parent? Those who are qualified must secure an ID from the LGU, attesting to the fact na ikaw ay solo parent para ma-enjoy mo ang mga benepisyong ito. And of course, syempre, nagkakaedad ang mga tao, meron na tayong anti-age discrimination law. Regardless of the gender naman ito, no? Kasi dati-rati, naalala ko, pagka may mga vacancies sa employment, ang daming qualification. Sa dulo, preferably, not more than 40 years old. Diba? Naalala nyo pa yung mga ganong advertisement? Bawal na ngayon yan. Why? O ba hindi naman natin kasalanan na magkaedad tayo ng advance na kumpara sa mga bagong panganak? Ano? Hindi nga ni Fernando po Jr. dati, ang problema mo, huli kang pinanganak eh. Sabi naman isa, nauna ka kasing pinanganak eh. Sabi ng nanay ko, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Eh ba't hindi ko tayo nagkasalubong? Palo na naman. Okay. So ngayon, bawal na yung mga ganyang advertisement. At during the interview or application process, hindi kayo pwedeng i-require na i-divulge yung age nyo or birthday. Bawal na pala yun. Decline employment because of age. Well, age is just a number. A statistics if you want. Diba? Kasi, what's wrong with age? Ako, I might be 50 but I can perform better than a 24. Depende kung ano gagawin. Okay. Discriminate against an individual in terms of compensation, other privileges, simply because of age. Deny promotion or training kasi may edad na siya. Wow, it's 12 yeah. O'clock. And then, forcibly lay off an employee or worker because of age. So, bawal din yan. And impose early retirement. Take note that under the Labor Code, Article 302, ang retirement po is 60 to 65. But 60 years old, still early retirement. There are so many cases consistently saying that you cannot compel an employee to retire at the age of 60 if he or she does not want to retire at that age. Ha? Nagsimula ito sa Pantrangco North Express versus NLRC and then Hakulbe versus Siliman University and then in 2010 you have that case of Cercado versus Uniprom. They are one in saying that retirement to be compulsory must be at the age of 65 regardless of the gender. Okay? And then take note of the case of Halagenya versus Philippine Airlines na hindi po pwedeng i-retire earlier yung mga babae than the male employees because that would be violative of the law and discrimination against women. Okay? At yung mga nagpa-publish, nagpa-violate, no? Kasi minsan pinapublish sa dyaryo eh, na yung age requirement, no? So ito, ay may fine ho ito. 50,000 to 500,000 pesos at merong imprisonment. 3 months to 2 years, no? Or both at the discretion of the court. Okay? So again, pakita ko lang sa inyo, no? Ayan yung mga, yung diniscuss ko sa inyo kanina, ng mga labor legislation, social legislation, these are taken from this book, no? Pati yung mga binabanggit ko tungkol sa retirement, naririyan po yan. Okay. So, Trent, constitutional law, nakita na ng iba ito sa inyo kahapon. Let us just go through with it para makapag-lunch na tayong pare-pareho. And then at 1 o'clock, I'll see you again. Hopefully, gising ang ating mga diwa at ang ating mga iniisip ay puro sa MCLE lamang. Teka, nawala. Ayan.
And of course, sabi dyan, respect is earned, not given. Tama naman yun. It is a two-way street. If you can't give it, don't expect to get it. So women, if they want respect, men, if we want respect, we should respect others too. Diba? Okay? At alam na natin ito. And so, we go to our lunch. And thank you very much for listening.